man's dominion. We should take care of our surroundings. Kailangan mo po natin maghanap ng pamamaraan para ang mga tao sa paligid ay makapagtrabaho na may tangan sa tulo ng kanilang pawis. Okay? So si John po, St. John po, the second hymn po, Labores, etc. Okay. S.R.S. Ano po S.R.S.? Solicitude Great Socialis or Social Concern. He is predicting, because he was a man born during the communists, of the war between East and West, the Cold War. He notes, because of this division, there are also divisions between the North and the South. The rich and the poor are continuously widening. Wala po tayong magagawa. Tayo po ay, ang tao po namin dyan ay historicity. Tayo po ay nilalang-dala ng kasaysayan. Hindi yung matatanggal. May bias tayo sa mga paihitin. Di ba? Bias. Wala tayong magagawa. Pag nakakita tayo ng isang bumbay, hindi naman lahat sila bumbay. Pagpataw natin bumbay. Ang laki ng India, isang lugar na yun. Akala natin 5'6 na. Inborn, meron tayong mekanismo na meron tayong mga prejudices kanda. So, ganun din po, magkalaban ang isang West, ang North and South magkalaban. Kasi po, tuturo ko na sa inyo, geopolitics. Yung North po, malamig. Yung South, parang Pilipinas, warm. Kaya yung mga taga-South, naku, you can expect them. La Dolce Vita. The best of people. Mayaman, very warm. Yung mga nasa North, nakasimango. Pinabasa, makalas malamig. Pero sila masisipag. Ito sa South, siesta na siesta. Rich and poor. Rich and poor. Ganun din po ang biases. Aakala ng mga mayaman, ng mga mahirap taman. Hindi naman po lahat. Ano kala naman po ng mga mahirap to sa mga mayaman? Kulito. Adamo. Ang napagmasino. Alam ba yung difference ng masino at noong kulipot? Masino. Mga maraming Pilipino, masino. Kasi hindi naman para lang itago. Baka yung mga obsessive compulsion ang itago. Para magamit ito in the future, no? Masino. So, he is conscious of the divisions. Nung bumagsak po ang komunismo, anong year na tayo? 1991. Ang nakalagay centesimus annus, 100 years. 100 years after? Tumatama na ang Papa. Unti-unti na tayo. Bumagsak na ang komunismo, ang burning wall. Unti-unti na ang struggle ng mga manggagawa. Marami pa rin pong maling patakaran ng ekonomiya. Kailangan pa po tayo patuloy na rumusponde sa pangangailangan ng tao at itaguyod ang kanyang dignidad. So, reinstate Rerum Navarro, Pobleo the 13th Encyclical.
ang pinalitan. The first Papa Emeritus. Sino po ang Papa Emeritus? Siya po ay taga Munich, Munken. Siya po ang pangalan niya ay si Joseph Ratzinger. Ratzinger. Napakatulog. Napaka-pusay mag-piano. May alagang dalawang pusa. Pag naglalakad siya sa imprita, humahabol yung dalawang pusa. Big hands. May mahilig ang mga papa eh. Pagdating sa mga, papa sila. Ayaw mag-sermon. Walang kodigo. Ako eh, isang patutak ng kodigo ko, nakakalimutan ko pa eh. Diretso mag-Latin. He speaks 5 languages fluently. Ako po isang kalahatikan. So, ano sabi ng ating Pope Benedict XVI on 2005? Dapat po, mabubog ang ating konsensya. Meron mo ba tayong konsensya? Eh kasi Christina Commission eh. Masyado na na-anesthetize. Ano ba anesthesia? We should form our consciousness. Mag-safeguard tayo. Mag-conscious building tayo for a strong society. Yan ang sabi ni Pope Benedict XVI. At sa susunod naman pong encyclical, Caritas in Veritate. Ano recommendation niya? Siya po, ang kanyang background, medyo may kaya ang pamilya niya. Meron siya isang kapatid na pare, mahusay na konduktor. Conductor ng bus. Pesa rin yung choir. Now, hindi sila masyadong aware sa mga situation. Pero alam niya, based sa pananagtuturo, nag-a-advise sa kanya, muli niya ginigiit at binibigyan ng kahulugan, pagpapaliwanag at pag-uulit na ang Kristiyano ay dapat maninigan hindi sa ikabubuti ng mayayaman o isang grupo, kundi ng nakararami. Ang talaga po, di ba, ang mga tao takot na takot lalo sa state, sa letter R, tignan ko kung sino makakaula. Ano yung sino letter R? Recession. Kasi mga Amerikano, mahilig mamili. Mami ang utang, mortgage, gas-gas na kanyang credit card, binibili ng bili. You know, pag nag-recession, pag kailangan magbayaran, wala na halaga yung kanyang pinamili. Kaya, dapat maghanda tayo sa kung may kakaroon ng economic crisis. Eh tayong Pilipino, pag nagkaroon ng recession, sanay na tayo eh. Tumitiyo, tuyo. Tumihamon. Pero hindi pa yung mag-iinayang na balik sa tuyo. Eh yung mga ano. Yeah. So he's calling the Western countries for a new vision of the future. Love, truth, and solidarity. Flash mo na dyan yung principles. I like to summarize that. Give me. I ask you to go to page 15, please. We have to be quick. Let me offer to you a synthetic. Synthetic. Synthesis. Comprehensive.
25. Yung ano? 15, 10 principles. Ang modern world po ngayon, kayo masyasyak sa akin. Hindi na po simplify ang tawag nila talo sa computers. Egotized. Okay. To round off our walk in the park with the Catholic social teachings, I want you to scan this page 50, the principles of Catholic social teaching. You know, based on all the years that the church has taught Catholic social teachings, there are people who have attempted to summarize it into these 10 major points. And up to now, it's still very colossal. It's still very broad to me. So let me just pick out the major points and just put it in your notes. And when you receive your manual, continue your homework. Take home exam. Okay, number one, the life and dignity of the human person. Inuulit po ng simbahan, we say no to racial prejudice. We say no to sexual prejudice. Ano ang term nila ngayon? Gender equality. Kaya sabi nga ni Paul, love the sinner. Ano pangalan ni Love it? Jennifer. Love the sinner. Hate the sinner. So, nakakatawa din sa ito pa. Yung mga divorciado, ina-address niya yung mga issues. Yung mga badinding. O mga tibo. It's talaga. Dati kalit na kalit tayo. Hindi pwede, hindi pwede. Now, we are asked to talk. Kaya hindi malayo. Bati kandili tayo. We are asked to say no to capital punishment. Respect life. Kahit man ikaw ang pinakamasamang tao sa bala ng lupa, you deserve a second chance. Christ did that on Calvary on the cross to the good people. We say no to the cultural debt. Kaya yung mga naniniwala sa mercy killing. What's another term for mercy killing? Euthanasia. The way you say it. You cannot kill your patient because he has. That is outright suicide. We are also asked a call to family, community, and just labor. Nandito ba yan? Yan, common good. Rights and responsibilities. Number four, i-emphasize ko, i-highlight ko, we should work, my dear brothers and sisters, tulungan natin. If you cannot find work for the poor, find scholarships for them. Iangat natin sila sa kanilang kinalulupukan. Let's help people in abject poverty, fair competition, and let us be good stewards. In my years in the Vatican, people often talk and ask, the great scandal of church is not going to be of sexual nature. The greatest scandal of the church is coming
it is going to be on financial matters. Don't call me. I am just a prophet in the wilderness. We should put our house in order. If you are responsible in small things, you can be responsible in big. Ang kaperangan. Yung kay Pablo, kay Pablo. Huwag yung aangkinin yung kay Pedro sa simbahan nyo. Gets pa ninyo? Yes. I-record ninyo. Mag-accounting tayo. Ay tayo pa pwede. Ah, nga pala, no? Ngayon, buti mong pagbili ng suka, pag-is, inilis na namin eh. Kasi inoon eh. Let's be more responsible. Option for the poor. Talagay dyan. And vulnerable. The right to property, emphasis on the right to work. Pag meron kayong nakikita mahirap at nakaganyan, sige, bigyan nyo. Pero ang bigyan nyo mo ang malis. Bakit? Pawalisin nyo mo na para meron siyang konting dignidad. Pag sa kalsada may kayo nakita ang bata na kaganyan, ano gagawin ninyo? Bigyan nyo ng pagkain. Huwag pera. Hindi masama ang tumulong. Ang masama ko, eh tayo, pagkalimutin nyo, magkakaratos yun. Paglabas nyo kayo,